Naniniwala naman ang PCG Commandant Admiral Artemio Abu na mananatiling matatag ang ahensya sa pagsulong ng interes ng bansa. Nanatiling isang malaking usapin ang patuloy na pagpaparami ng mga barkong Chino sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ngunit itong nakaraang linggo, may nakita sila at naitala ng Philippine Coast Guard na may pagbaba ng bilang ng mga barkong Chino sa paligid ng Pag-asa Island at Sabina Shoal. Ano nga kayang totoong nangyayari dyan? Bakit unti-unti nilang inaalis ang kanilang mga barko? Okay, 42, ang dami pa rin nun mga utol. Tapos naiwan ay 15. Isipin yung mga utol, no? Nakapalibot yung mga yan, ha? Nakapalibot po yung mga yan sa bahagi ng ating teritoryo. O, mga 5 kilometro, minsan 3 kilometro na lamang. At dati ay pumapasok po yan sa ating exclusive economic zone. Na yun yung nagkakaproblema dati. Ngayon ay hindi na sila na pumapasok. Pero anong ginagawa nila dyan? Eh, ang layo na ng mainland China. Napakalayo na po yan sa kanilang mga teritoryo. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Dahil na rin sa tuloy-tuloy na paipagtulungan ng US Navy at ng Philippine Coast Guard, mga utol, sa West Philippine Sea o yung mga Joint Military Patrol at pagdagsa ng mga US military troops dito sa ating karagatan sa West Philippine Sea, mga utol, ay unti-unti nang medyo naglelaylo itong mga Chekwa na ito sa ating mga teritoryo. Dati naglalakas loob silang pumasok at itaboy ang mga mangingisda natin at Philippine Coast Guard sa ating mga mismong teritoryo. Ngayon ay hindi na po nila ginagawa at hindi na sila makapasok sa ating exclusive economic zone. Mga utol, eto nga. Eto ang ating aalamin. Mga barko ng China, isa-isang nilisan ng West Philippine Sea. Natakot sa puwersa ng Pinas. O hindi lamang naman sa Pinas. Alam natin yan. Mga utol, so alamin na natin. Ito yung mula kay Malayang Pananaw. Subscribe nyo yan. Like nyo na rin yung video. Game na. Bilang tugon sa mga patuloy na hamon ng mga Chino sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea, nagbabalita ang Philippine Coast Guard o PCG ng pagbaba sa bilang ng mga barkong Chino sa paligid ng Pag-asa Island at Sabina Shoal ngayong linggo. Nice one. Mula sa unti-unting pagbabawas ng mga barko ng China na nakalibot sa West Philippine Sea hanggang sa PLA Navy's Jiangdao Class Warship at CCG Vessel 5203 sa loob ng 12 nautical mile territorial sea ng Pag-asa Island. Narito ang mga barko ng China, isa-isa nang nilisan ng West Philippine Sea, natakot sa puwersa ng Pinas. Kung kaya ang lahat ng yan ay ating aalamin at ating tatalakayin dito sa Malayang Pananaw. Hindi kaya, no, mga utol, parang nagdududa ako eh, no? Di kaya nag-iisip ng bagong estratehiya na naman to o bagong mga kalokohang gagawin itong Chinese government? Ano sa palagay nyo, mga utol? O sadyang natatakot na sila sa posibleng mangyayari kung igigiit nila ang kanilang kagustuhan? Ano sa palagay nyo? Tuloy na natin. Malayang pananaw, mga utol. Ayan pa yung isa ko sa paboritong bago channel. Bago natin ipagpatuloy ang ating usapin, ay mag-subscribe na sa isa pa nating channel, Katotohanan o Kuro-Kuro, para makapanood ng mga nakakabilib na istorya, di pang karaniwang kwento, mga dokumentaryo at kwentong misteryo. Mag-subscribe na, Katotohanan o Kuro-Kuro, at magbabalik na tayo sa ating usapin. Ayon sa ulat ng PCG nitong Biyernes, 7 pagbabanta sa radyo ang naitala ng mga barkong Chino noong Huwebes, kung saan 4 sa mga ito ay mula sa Pag-asa Island at 3 naman ay naitala sa Ayungin Shoal. Isinagawa rin ng PCG ang isang paglilinaw sa maritime domain sa West Philippine Sea nitong Huwebes, kung saan nakapag-obserba sila ng maraming barkong may mga dayuhang bandila. Kasama ang mga barkong Chino na kabilang sa Maritime Militia o CMM, People's Liberation Army PLA Navy at Chinese Coast Guard o CCG. Mula sa 42 barkong nakita ng PCG noong nakaraang linggo,
Naitala nila na bumaba na ang bilang ng mga CMM vessels sa paligid ng Pag-asa Island sa 15 lamang. Ngunit nanatili pa rin ang PLA Navy's Jiangdao class warship at CCG vessel 5203 sa loob ng 12 nautical mile territorial sea sa Pag-asa Island. Meron din namang pagbaba sa bilang ng CMM vessels sa Sabina Shoal, kung saan naitala na lamang ng TCG ang 17 vessels mula sa 26 na nakita nila 2 linggo na ang nakalipas. Sa kabilang banda, nanatili naman ang presensya ng Chinese Coast Guard vessel sa Ayungin Shoal na may layong 6 na nautical miles mula sa Philippine Navy vessel na BRP Sierra Madre. Inaasahan ng PCG na ang kanilang kumpletong ulat tungkol sa kanilang paglilinaw sa West Philippine Sea ay maipapadala sa National Task Force on the West Philippine Sea para sa pagsusuri at analysis. Naniniwala naman ang PCG Commandant Admiral Artemio Abu na mananatiling matatag ang ahensya sa pagsulong ng interes ng bansa. Nanatiling isang malaking usapin ang patuloy na pagpaparami ng mga barkong Chino sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ngunit itong nakaraang linggo, may nakita sila at naitala ng Philippine Coast Guard na may pagbaba ng bilang ng mga barkong Chino sa paligid ng Pag-asa Island at Sabina Shoal. Ano nga kayang totoong nangyayari dyan? Bakit unti-unti nilang inaalis ang kanilang mga barko? Okay, 42, ang dami pa rin nun mga utol. Tapos naiwan ay 15. Isipin yung mga utol, no? Nakapalibot yung mga yan, ha? Nakapalibot po yung mga yan sa bahagi ng ating teritoryo. O, mga 5 kilometro, minsan 3 kilometro na lamang. At dati ay pumapasok po yan sa ating exclusive economic zone. Ngayon ay nagkakaproblema dati. Ngayon ay hindi na sila na pumapasok. Pero anong ginagawa nila dyan? Ang layo na ng mainland China. Napakalayo na po yan sa kanilang mga teritoryo. Diba? Talagang tinitingnan nila, oh, parang ang dating kasi, binabantayan namin yung aming teritoryo. Wala naman silang teritoryo dyan, mga utol. Nangaagaw lamang sila. Kaya na rin, nakakapag-isip, no? Nakakapag-taka na bakit unti-unti sila nawawala. Natatakot ba sila doon sa puwersang militar ng US Navy? O may bago na naman silang pinaplanong kalokohan? No? Ano sa palagay nyo? Pa-comment na lang ang inyong naiisip o opinion. Tuloy na natin, ha? Ayon sa ulat ng PCG, nakapag-obserba sila ng mga barkong may mga dayuhang bandila sa kanilang Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea nitong Webes. Kasama na rito ang mga barkong Chino na kabilang sa Maritime Militia, CMM, People's Liberation Army, PLA Navy at Chinese Coast Guard o CCG. Ngunit kumpara sa nakalipas na linggo, naitala ng PCG na bumaba na ang bilang ng mga CMM vessels sa paligid ng Pag-asa Island. Chinese Militia vessels. 15 na lamang mula sa nakaraang 42 na nakita nila. Sa Sabina Shoal naman, naitala na lamang ang 17 na CMM vessels mula sa 26 na nakita nila 2 linggo nang nakalipas. Bagamat may pagbaba sa bilang ng mga barkong Chino sa mga nasabing lugar, hindi pa rin naman ito dapat balewalain. Nanatili pa rin ang presensya ng PLA Navy's Jiangdao class warship at CCG vessel 5203 sa loob ng 12 nautical mile territorial sea. Tsaka ano, bakit mo babaliwalain eh nandiyan pa rin naman sila, no? Nagbawas lamang sila ng bilang ng mga barko. Nawala yung halos kalahati ng mga barko ng mga China na nakadeploy dyan sa ating mga teritoryo o malapit sa ating mga teritoryo. Pero ano nga ba ang pinaplano nitong mga Check 1 na ito? Parang nag-ano ko eh, no? Pinakamaganda niyan at kahit pa, kung sakali man umalis na ang mga puwersa yung mga Chinese militia vessel dyan sa bahagi natin, yung mga teritoryo natin sa West Philippine Sea o dyan sa Spratly Island, kung sakali mang umalis yung mga Chinese na yan, eh dapat pa rin tayong magbantay. Dapat pa rin palakasin natin ang ating mga istasyon dyan dahil anytime soon, baka bigla na lang lumusob yung mga yan, di ba? Malay mo, may mga ibang plano pala yan. Tsaka may submarino yan, mga utol. Tayo walang submarine pa sa Pilipinas. Tapos isa pa doon sa may Scarborough Shoal. May mga artificial islands silang ginawa ron. Kahit lisanin nila yon, dapat lagyan natin ng mga station natin ng Philippine Coast Guard o Philippine Navy, mga utol. Kung hindi man mga US military troops. Di ba? Para na rin maproteksyonan na ng tuluyan ang ating mga teritoryo. Ano sa palagay nyo? Pa-comment na lang mga utol, tuloy na natin. Ng Pag-asa Island.
Sa Yungin Shoal naman, mayroon pa rin namang Chinese Coast Guard vessel na nakapwesto at may layong 6 na nautical miles mula sa Philippine Navy vessel na BRP Sierra Madre. Ang pagkakaroon ng mga barkong Chino sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay patuloy na binabantayan ng PCG at ng National Task Force on the West Philippine Sea. Umaasa sila na patuloy na magpapakita ng kanilang pagkakaisa at determinasyon sa pagtatanggol ng teritoryo ng Pilipinas. Tama. Ay maipapakita ang kahalagahan at diplomasya at pagrespeto sa batas internasyonal. Matagal nang usapin ang patuloy na tensyon at konflikto sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang pinakapinag-uusapang isyo ay ang territorial dispute sa West Philippine Sea, kung saan may mga bahagi ng teritoryo ng Pilipinas na sinasakop ng China. I-recap lang natin, mga utol. Ano nga ba ang purpose o ano nga bang mapapala nila sa West Philippine Sea, mga utol? Napakadami po. Kasi yung bahagi na yan ng South China Sea ay napaka-strategic ng pwesto. Unang-una na sa trade, okay? Sa trade, okay? Yun na yun. Anyway, pangalawa, sa yung strategic position niya ay napakaganda para mas madali makapagpa-deploy ng trade, ng weapons o kung ano pa man. O yung mga tinatawag na reinforcements. Okay? At pangalawa, siguro, palagay ko, napakayaman po ng Spratly Island o yung bahagi na yan ng West Philippine Sea sa natural gas and oil deposits. Napakalaman po niyan. Kaya hanggang ngayon ay hindi natin mapakinabangan dahil nga sa mga walang yan chekwa na to na, sorry for the word, na pilit inaangkin. Yun na yun. Okay? Ng teritoryo ng Pilipinas. Sabi, paggalang sa teritoryo ay hindi nga nila iginagalang yung international law. Okay? At ayon sa batas, sa atin po yung mga teritoryong inaangkin o pilit inaagaw sa atin ng mga China, ng mga Chekwa o ng mga ng Chinese government. Anyway, alam nyo na yun, ni-recap ko lamang. Okay, mga utol, pa-comment na lang at ituloy na natin ito. Ang Pilipinas ay nagtutulak ng karapatang pang-teritoryo ng bansa sa naturang lugar sa ilalim ng United Nations Conventions on the Law of the Sea o UNCLOS. Ngunit hindi ito sinunod ng China na nananatiling namamayagpag sa kanilang pag-aangkin sa mga lugar na sakop ng Pilipinas. Ito ay nagresulta sa patuloy na tensyon at conflict sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kabila ng pagtutulak ng Pilipinas sa diplomasya at pagpapakita ng pagkakaisa sa mga kaalyadong bansa, patuloy pa rin ang pangaago ng China sa mga lugar na dapat ay sakop ng Pilipinas. Sa mga nakaraang taon na itala ang patuloy na pagpapadala ng mga barko ng China sa mga lugar na sinasakop ng Pilipinas, kabilang na ang mga isla at shoals ng West Philippine Sea. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagpapadala ng mga barkong Chino sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayan, mga utol, no? Wala silang tigil. Hindi talaga sila tumitigil. Hindi nila binabaliwala nila yung international law na ibinigay o pagdideklara ng mga teritoryong yan ay pag-aari ng Pilipinas. Ang iginigiit nila ay kanila yan. Kaya na rin, ang daming kakampi natin. Ang daming kumakampi natin. Unang-una na United Nations, kasama yung, siyempre, yung hindi na natin kailangan banggitin, yung US. Siyempre, kaalyado talaga natin yan. Pero, nasa panig po tayo ng tama. Yun po yung kagandahan dito. Ito mga Chekwa na to, ano bang inaantay kaya nitong mga to? Gera, no? Kahit tayo, alam natin, kakapahayag lang ng ating presidenteng si Bongbong Marcos na mananatili o pananatilihin ng diplomasyang pamamaraan diyan sa Sigalot, diyan sa West Philippine Sea. Ganon din naman ang sinasabi ng China sa mundo. Na ang gusto nila ay diplomasya at maggalangan ng teritoryo, hindi nga sila sumusunod doon. So mali o yung kasinungalingan ang namumutawi sa kanilang mga labi. Okay? Dahil paggala sa teritoryo, ayaw nyo nga igalang yung teritoryo ng Pilipinas. Dapat kayo magsilayas at kahit pa lumayas yung mga yan, mga utol, dapat pa rin ituloy natin yung paglalagay ng mga base dyan sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea at sa Scarborough Shoal. Anyway, mga utol, puputulin ko muna, hahayaan ko kayo at maganda na rin yun. Nag-aalisan sila pero parang too good to be true. No? Baka may pinaplanong bago itong mga to. Na bumabawas sila ng mga barko, baka bigla lulusob na lamang yan, who knows?
Anyway, pa-comment ang inyong mga komento. Hanggang doon muna, maraming salamat sa iyo. Malayang pananaw. Muli ako si Target Akilis in behalf of The Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa inyo sa walang hanggan yung pagsuporta, mga utol. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless, at saludo po ako sa inyo lahat. Sana mauwi sa madiplomasya. Sana lumayas na to. Matauhan tong mga check one na to na lumayas na sa ating teritoryo. Salamat po.